Second part, discontinuance of equity method, or there is a change from equity method to other method. The standard provides that the investor shall discontinue the use of the equity method from the date that it ceases to have significant influence over an associate. Ang ceases, nasaan yung word? Yan, ibig sabihin, mawawala na. Parang, nawala na. It removes, removal of the significant influence. Ano yung sinabi kanina, yung kapag bumaba yung shares mo, yung iyong percentage of ownership, or kapag dineclare ng investee na wala na talaga significant influence, or kapag si investee naghawakan na ni government, parang kinontrol na siya ng government or other government regulating bodies, or ano pa ba, kapag contractual agreement na although 25% yung ownership mo, wala kang significant influence. So, nawawala yung significant influence. So, ang mangyayari, although hindi na siya mag-equity method, pwede nang pumili si investor, tayo, kung siya ay financial asset at fair value TPL or fair value TOCI. Tapos, kung siya ay unquoted, wala siyang fair value, i-cost model natin siya. So, yung fair value tsaka cost, yung fair value na-discuss na naman, ang cost, papyaw lang ah. Now, the standard requires an investor that continues to have significant influence over an associate to apply the equity method even if the associate is operating under a severe long-term restrictions that significantly impair the ability to transfer funds to the investor. Ibig sabihin yung parang transfer funds from the investor, yung return of investment, parang hindi agad makukuha ni investor. So, diretso pa rin sa equity method. Significant influence must be lost before the equity method ceases to be applicable. Okay? Parang bago kayo maglipat ng method, kailangan ma-prove na walang significant influence. Hindi yung mawawalan lang ng significant influence kasi iniba nyo yung model. So, yung method na gagamitin natin is naka-base kung andyan pa or wala na yung significant influence. Measurement after loss and significant influence. Yan. Provides that on the date of significant influence is lost, the investor shall measure any retained investment in associate at fair value. Ibig sabihin, nung retained the investment, meron kang investment before na 25%, tapos naging 15% na lang. Kasi minsan, yung pagkawala ng significant influence mo is dahil binenta mo lahat ng investment mo kay investing. So, lumalabas na wala ka nang i-record pa. Difference between the carrying amount of the retained investment at the date of the significant influence is lost at the fair value, and the retained investment shall be included in the profit or loss. Yan. Included in the profit or loss. Lalo kapag yung FB TPL. Of course, the difference between the net proceeds from part of the investment and the carrying amount of the investment sold is also included in the profit or loss. Ito is significant, carrying amount versus the fair value, profit and loss. This time, sa paragraph na to is selling price versus yung carrying amount. Siya ay diretso din sa profit or loss. Further provides that fair value of the investment at the date it ceases to be an associate shall be regarded as the fair value on initial recognition as a financial asset. Yung parang start ng value niya, yung fair value. Illustration, the entity purchased 330,000 of 100,000, so merong 30%. Tama naman siya, outstanding shares.
And si investment in associate is merong 6M. On the same date, the investor sold 20,000. And the proceeds, and the net proceeds is 5M, resulting to a loss of significant influence. At tingnan nyo, nawala yung percentage. So, nawala yung significant influence. I mean, bumaba yung percentage sa threshold. So, nawala yung significant influence. Ang effect niyan is mag-iiba yung method, yung model na gagamitin. Then, the quoted market price for such investment is 260 per share on the date of sale. Yung quoted market price, yun na din yung fair value. So, ang titingnan natin is magkano ba yung ibinenta. So, yung ibinenta mo is ang carrying amount ay 6M, 30,000 shares siya. So, 20,000 shares divided by 30,000 times 6M equals 4M. So, ang carrying amount ng binenta natin is 4M. Okay? 4M yung carrying amount. Ang selling price nung binenta natin is 5M. So, comparing the carrying amount and the selling price, meron tayong gain on sale of investment na 1M. Okay, 1M yon. Ngayon, yung fair value is 260 times 20. Ang fair value nung ating ibinenta is 5,200. So, meron tayong additional gain na parang 200,000. Yung carrying amount versus yung fair value na 200,000. Natingnan natin paano natin ire-record yung mga yan. Okay? So, yun. Sa unang record, meron tayong gain on sale of investment. Ang gain on sale of investment is gain na talaga. Na-realize na natin siya. Kasi naka-receive na tayo ng cash worth 5 million. Pero ang ibinigay lang natin is carrying amount is 4 million sa libro natin. Ngayon, yung natitirang 10 million shares, di ba? Yan ay titingnan natin kung magkano yung fair value nila. Since mawawala na yung equity method, yung natitirang investment natin, the retained investment will be yung fair value nung 10,000. So, 260 times 10,000 shares equals 2.6. Ito siya. Ang carrying amount nung natitirang investment is 2 million. So, nung nire-measure natin yung remaining investment, meron tayong kinita na 600,000. And that will be recorded as gain from remeasurement to fair value. So, dalawa na yung pumasok sa ating profit or loss. First, yung kinita natin sa bentahan. Pangalawa, yung kinita natin doon sa change on value or remeasurement nung natitirang investment na hindi natin binenta. Third, to reclassify the retained investment as financial asset at TPL or URAS. Yun, papaltan lang natin yung name. Mapapansin nyo, di ba? Ito yung value. Yan yung arrow, nakikita nyo. Ito yung value niya. No? Itinaas, nag-add tayo ng 600,000. Kasi, di ba, dito nabawasan na yung 4M. Eh. So, 6M, ito yung 6M minus 4M. Makikita nyo kapag kayo gumagamit na ng T-account, minus 4M plus 600,000. Ang baba niyan is 2.6. So, yung balance na 2.6, tatanggalin mo siya as investment in associate. Gagawin mo siyang financial asset. Financial. Financial asset. FVTPL. So, yun. Equity method unapplicable. Kailan siya unapplicable? The standard provides that an investment in associate shall not be accounted for using the equity method if the investor is a parent that is exempt from preparing consolidated statements or if all of the following applies. Una, bakit hindi na gagamitin yung equity method? Kasi nga, since exempt sa preparation ng consolidated financial statement,
ang mangyayari dyan, walang gagawin na consolidation, walang gagawin na isang financial statement ang parent tsaka yung subsidiaries. And ibig sabihin, parang hindi siya binu-view ng public or ng government o kung sino man nagsabi na hindi siya kailangan mag-prepare ng conso. Hindi binu-view yung investor and investee as one entity. Hindi binu-view na meron silang economic relationship. Parang wala lang. So, since walang economic relationship dito sa paragraph na to, hindi natin gagamitin ang equity method. So, another scenario is kapag yung investor is a wholly owned subsidiary or a partially owned subsidiary of another entity and the other owners do not object that the investor not applying the equity method. So, dito, meron tayong investor at investee. Okay, so, parang 3 lines. 1, 2, 3. Nasa baba si investee, meron tayong investor, at meron tayong parent ni investor. Yan. Kapag si investor ay pagmamayari ng 100% ng isa pang company, so, hindi mag-equity method si investor kay investee kasi lumalabas na ang mag-equity method ay si parent. Kasi si parent parang meron siyang, siya yung merong indirect relation kay investee. So, si investor hindi siya mag-equity method. Yan, yun nga bang sa paragraph A. Tapos, kung siya ay partially owned naman, tapos dineclare ni parent, so tingin na lang yun dito sa araw, so dineclare ni parent na si investor, sabi niya kay investor, hoy, dahil ikaw ay sa aking subsidiary, huwag kang gagamit ng equity method. So, susunod lang siya. Huwag kang gagamit ng equity method sa investment mo kay investee. Itong nasa baba. So, yun yun. Hindi gagamit ng equity method. Letter B, the investor's debt and equity instruments are not traded in public market or over-the-counter market. Yan. Bakit hindi? Kasi walang tumitingin sa iyo or sa inyong relationship na meron kayong economic relationship. Walang tumitingin sa inyo as one. Kasi kaya kayo nagkakaroon ng economic relationship and viewed as one entity or single entity dahil kita kayo ng public, no? Pero kung walang hindi nate-trade sa market, so doon na lang kayo sa cost method or sa fair value method. Ano pa ba? The investor did not file or on its process of filing financial instrument with SEC for the purpose of issuing any class instrument in a public market. So, parang nung startup pa lang or habang nagpa-file tuwing magpa-file sa SEC, dinideclare ni investor na yung financial yung statements niya or yung mga stocks niya, yung mga instruments na hawak niya is not traded in public. So, hindi kayo mag-equity method. The ultimate or any intermediate parent of the investor produces consolidated FS available for the public use that comply with PFRS. So, dito sa BFC, si investor ang hindi traded, hindi siya publicly traded, yung instrument na hawak niya. Si parent naman, balik tayo, the ultimate or the intermediate parent of the investor, naggagawa siya ng financial statement na naka-comply sa PFRS. Kasi kung mababalikan nyo, meron tayong standards na full PFRS at saka yung PFRS for small entities. So, magkaiba yung kanilang approach sa mga financial assets. In other circumstances, fair value, TPL, OCI, tsaka uncoated. Associate held for sale. So, alam naman natin kapag held for sale, siya ay for trading. And kapag trading, ang makikita mo, may isip mo agad kailangan kong kumita. So, diretso ka sa profit or loss. Yun agad yung iyong perception kapag associate held for sale.
and the investment in assets classified as held for sale shall be measured at lower carrying amount and fair value less cost of disposal. Parang ano ba yan? Nai-impair, tinitingnan mo yung yung mga value in use tsaka fair value. Fair value less cost of disposal. Fair value agad. Naka-fair value through profit or loss ka dyan. Di ba yung ano, pag fair value through profit or loss, kung ano yung fair value mo nung year 1, siya yung carrying amount mo pag mag-start ka sa year 2. Tapos kung ano yung fair value mo ng year 2, ibabangga mo sa carrying amount mo nung year 1, di ba? Tapos kayo profit or loss. Tapos kung ano yung fair value, yun ang carrying amount mo sa next year. Kapag mas mababa sa 20% na, it is presumed that the investor does not have significant influence unless such influence can be clearly, crystal clear, demonstrated. Mayroong agreement na although 15% ka, meron ka pang significant influence. Na basta ang equity method, tandaan nyo, ang equity method is naka-base kung meron o walang significant influence. Hindi vice versa. Accounting for investment less than 20%. Pwedeng fair value method or cost method. Pero ang cost method, preferably ginagamit lang siya kapag walang fair value na available. Kapag yung shares is not quoted in the stock market. Under the fair value cost method, the investor does not share in the profit or loss because because of the legal relationship between the investor and investee. The investor and investee are independent of the other. So yun yung isang difference ng fair value at cost model versus sa equity method. Sa fair value and cost model, walang assurance, walang view ang public na meron silang economic relationship. Meron sila ay legal relationship. Doon sa kabila, sa equity method, merong economic relationship. So, tandaan nyo kung anong relationship ang meron sa dalawang choices ng method. Although tatlo kasi fair, cost, tsaka equity, lumalabas na iisa lang si fair tsaka si cost. Kasi nagkakaroon lang tayo ng cost model kapag walang fair value. Ano pa ba? Or kapag cost, kapag inelect ni company na magko-cost method. So, independent from each other. Accordingly, dividends received by the investor from the investor is accounted as dividend income and not investment income. Yan. Dividend from pre-acquisition retained earnings. There is no longer distinction between the pre-acquisition dividends and the post-acquisition dividends. In applying the fair value and cost method, dividends received from the investee are recognized as dividend income regardless whether the dividends originated from pre-acquisition retained earnings or post-acquisition retained earnings. Ito yung mga dividend on, ex-dividend. Illustration. So, kapag cost model ito, 10% na yung equity interest. So, bumili si investor ng 10%. So, tayo si investor. Ang ating ire-record ay investment in shares. Bakit hindi financial asset at fair value through profit or loss? Since cost method pala. Kapag cost method, investment in shares, yung ating account title. Kasi naisip ko, di ba laging ginagamit natin is FA, FVTL, FATPL. So, sinabi pala ng cost method. Nakalagay
sa problem na uncoated. So ang entry mo dapat hindi ka maiiba, dapat investment in shares, hindi investment in associate, hindi financial asset at FVTPL or FVOCI. Yan. Or hindi rin investment in subsidiaries. Tapos entry mo yung fair value niya. I mean, wala nga fair value ang kulit ni ma'am. Yung kanyang presyo, magkano mo siya nabili. So, nabili mo siya at 200 pesos per share. So, 200 times 10,000. Nag-report si Investing ng net income na 1M. Ang entry ay wala. Wala tayong gagawin. Wala tayong pake. Kumita ka man o hindi, basta may investment ako sa iyo, nag-aabang lang ako ng dividendo galing sa iyo. So, yun lang yun. Okay? Parang wala kang pake sa kanya. Lalo na't wala kang significant influence sa decision making ng company ni Investing. Pangatlo, kung naka-receive tayo ng share dividend, so same lang siya, magkakaroon lang ng memo entry na mag-iiba yung numbers of shares natin. Pero yung value niya will remain 3, I mean will remain 2 million pesos. Now the investor reported net loss. Kahit man yan ikaw ay net loss or net income, kapag naka-cost method tayo, tapos 10% lang naman yung hawak ko sa'yo, wala akong pake kung kumita ka or hindi. Ang may pake lang ako is kung magkaroon na ng dividend declaration, doon ako magkaka-entry. Ayan na, nag-dividend declaration, 1-5. Pinapabilisan ko na lang yan kasi parang self-explanatory na, Kaya na yan, kaya lang, guidance na lang din. So, meron kang cash na papasok sa'yo. Kasi nakalagay na ay cash, ay declared and paid. So, binayaran ka na. Pero kung yan ay declared lang, so dividend, receivable yung iyong debit. So, tapos number 6, the investor sold 3,000 share tayo yon at 250. Magkano yung gain natin sa bentahang yan? So, without looking, excuse me. Una mong tingnan, magkano mo siya binenta? Ano yung selling price mo? So, your selling price is 3,000 times 250. Okay? Tapos, yung 3,000 na yan, hanapin mo yung kanyang carrying amount. Okay? Yung 3,000 yan, ang over mo ngayon will be the 12,000 shares. No? Kasi, nagkaroon ng increase in number of shares. So, 3,000 over 12 times 2 million pesos is 500,000. Ang kinita mo is 250. Another approach, paano ba yun? So, pwede na by the number 3, yan, kapag share dividend, yung iyong investment in share 2M, di ba? So, pwede nung 2M divided by, use your calculator, divided by 12,000 shares, ang per share ngayon is 166.67. From 200 per share, naging 166 or 167 na lang. So, sa 167 per share mo, binenta mo yung 3,000. So, yung 167 mo, i-times mo sa 3,000 shares. Makukuha mo yung 500,000. Yun yun. Kaya ako, ang ina-advise ko sa clients is, kapag nag-declare ng share dividend si investee mo, i-record mo na agad kung magkano yung naging per share. Paano niya naapektuhan yung iyong equity, yung iyong shares. So, pwede may statement dito na the ordinary shares now is valued at 167 per share. Para kung magbenta ka man, hindi ka na maliligaw sa iyong denominator. Another topic.